Guys, good morning. Silipin natin yung ating patient. Medyo hinihika siya ngayon. Ayun, medyo mababa yung kanyang oxygen saturation kasi meron siyang gustong ilabas na secretion. Nalabas na niya. Ayan. Pagka mababa yung oxygen saturation niya tapos mataas yung heart rate niya, madalas yan meron siyang secretion na gustong ilabas. Kikiwal-kiwal yung nebulizer natin. Hinihintay ko lang actually magbukas yung department store. Bibili tayo ng kanyang nebulizer mamaya. Ayan. So, ayan. Kaya tumataas yung heart rate niya ng ganyan. Most of the time, mayroon siyang gustong ilabas na flame. Pero 130, medyo mataas yan. Ayan, ang baba ng oxygen saturation niya. Madalas siyang mayroon siyang flame ang gusto niya ilabas. So, pagka ganyan, ang madalas na binabantayan ko yung oxygen level niya kung bumababa or biglang tumataas. Yang ganyang mababa ang oxygen level niya medyo. So, pause ko muna. Tuloy ko mamaya. Assist ko muna siya. Wait lang. So, ayun. Medyo na ubus natin yung secretion niya. Mapapansin nyo, ayun. Tumaas yung kanyang oxygen saturation. Pero, since napagod siya dun sa pagsasaksyon na ginawa natin, medyo tumaas ng konti yung heart rate niya. So, papababain natin yun in a while. Pero ang mahalaga dun, nakuha natin yung secretion, yung kumbaga yung nakakasagabal sa paghinga niya. Kailangan kasi, we need to act fast right away. So, ayan. Yung 133, yan yung kanyang heart rate. Heartbeat per minute, ayan, per second. Yung 97, ayan yung kanyang oxygen saturation. So, ayun, pababain naman natin ngayon yung kanyang heart rate. Ayun, medyo mat-
So, ayun guys, since kaninang morning, hanggang ngayon, minomonitor namin siya kasi nag-fever siya eh. Bumalik yung, kanina nawala. Tapos ngayon, medyo bumalik yung fever niya, nag-38 ulit yung temperature niya. So, minomonitor natin siya ng very closely ngayon. Ayan. Makikita niyo. Wow, namumula pa yung mukha. Pag ganyan siya, nilalagnat siya. Kaya namumula yung pisngi niya. Okay, my love. Yeah, so, waiting tayo dun sa kanyang Advil. Kasi, Advil lang ang paracetamol na pwede niyang inumin. The rest, meron siyang allergic reaction. So, the safest paracetamol na pwede sa kanya, yun lang. So, inihintay natin yun ngayon, dumating. Which is malapit naman na. Tapos, para mabigay natin right away. Medyo yung secretions niya kasi ngayon bumalik eh. Hindi natin alam kung anong cause. Pwede itong sa weather lang, pwedeng sa panahon. Sana ganun lang. Sana hindi siya cause ng bacteria or anything major. So, ayan. Kanina ko pa siya pinagpe-pray. Sana paginawain yung pakiramdam niya. Kasi kanina pa siya balisa, hindi siya masyado makatulog ng maayos dahil nga may nararamdaman siya. It's okay, mami. I love you. Kaya naman talaga nakamonitor kami ngayon. So, magbibigay tayo sa kanya ng Advil in few minutes. And then, after nun, mamonitor pa rin natin siya. So, yan. Hopefully, bago mag 5 PM, mabigyan na natin siya ng Advil. Aside from Advil, actually nagbalik tayo ng ng antibiotic na iniinom niya noon. Kasi para doon sa kanyang secretion, kumakapal yung secretion niya eh. Medyo nagkakakulay ulit siya. So, hindi magandang sign yun. Kaya, aagapan natin. Ayan. Ngayon, pinapahiran namin siya ng calmoseptin sa face. Kasi kanina, nakapatay yung ilaw. So, pagbukas namin ng ilaw, nagulat kami, meron na lang siyang maliit na pantal sa pisngi. So, iniisip namin, baka may kumagat sa kanya na maliit na insect na nakalusot somewhere. So, kaya, ayan. Bukod dun sa fever niya ngayon, kaya talagang medyo namumula yung pisngi niya, lalo na sa left side. Parang nakagat siya ng insekto kanina. Pero nung pagbukas ko ng ilaw, wala akong makita. Nakapag-general cleaning tuloy ako nang wala sa oras. Kasi nga natakot ako, baka mamaya may langgam eh. Sa kama niya ay mahirap pag meron tayong langgam dito. Kasi mamaya pumasok sa tenga niya yung langgam or pumasok dun sa kanyang trichostomy sa leeg. That would be a very, very big problem. Kasi siyempre, hindi pa nakakapagsalita itong ating pasyente. So, hindi pa niya masasabi sa atin kung ano yung pakiramdam niya at the moment. So, makikita lang natin na may something na nangyayari. Pagka tumataas, for example, yung kanyang heart rate. Eh, minsan, bago tayo makagawa ng action, pagka dun lang natin binibase, diba, too late. Hindi na natin mape-prevent yung mga major problems from happening. So, kaya, ayan, multi-monitor lang muna tayo sa kanya.